si Hannah Perez at malugod kong inaanyayahan kayong samahan kami ngayong araw ng Miyerkules sa programang Brigadahan Wantahanan. Isang programa na nagbibigay tulong at nagbibigay ng pag-asa sa mga nangangailangan. Sa bawat episode ng aming programa, ibabahagi ho namin ang mga kwento ng pag-asa, kabayanihan at pagbabago na nagmumula sa Brigadahan. Ito ay programa na nagpapakita ng ganda ng pagkakaisa at pagmamalasakit sa ating kapwa. Ito ho ang Brigadahan Wantahanan. Para sa ating tampo ngayong hapon, kasambahay pinatay ng 70-anyos na amo, mga magulang ng biktima na tulungan ng Brigadahan Wantahanan. At lolo na hindi na makalakad, natulungan ng Brigada Palawan. Lahat ng yan dito lang ho sa Brigadahan Wantahanan. Mga kabrigada, batid natin na napakasakit ang mawalan ng magulang. Pero ang sabi naman nila, wala nang masasakit pa sa paglibing ng isang ama at ina sa kanilang sariling anak na nauna pang yumaong kesa sa kanila. Noong taong 2013, isinabatas ang Republic Act No. 10361 na mas kilala bilang kasambahay law. Ito ay nagbibigay ng karapatang benepisyo, sapat na sahod at proteksyon para sa mga kasambahay. Nitong buwan lamang ng Hunyo, naging kontrobersyal na kaso ang pananakit hanggang nahulog sa pagpatay ng isang 70-anyos na amo sa isang kasambahay na si Sheila mula sa Davao City. Hindi nakawala si Sheila sa kalunos-lunos na sinapit nito. Hanggang sa kanyang huling hininga ay itinuring na tila isang hayop na basa na lang iniwan sa daan. Panoorin natin kung paano natulungan ng Brigadahan Wantahanan ang mga magulang ni Sheila. Ito ang nangyari sa mga magulang ni Sheila, ang nagtrending sa Davao City kamakailan lang matapos ang brutal na pagkamatay nito mula sa kamay ng kanyang senior citizen na amo sa Deca Homes, Kabantian, Davao City. Sa panayam ng Brigada Davao kay Annalyn Lagsaway, ina ni Sheila, maluhaluhan itong sinabi na hindi sila makapaniwalang wala na si Sheila na inilarawan nitong isang mapagmahal na anak at responsabling ina sa kanyang naiwang dalawang anak na dumayo lang mula sa probinsya ng Davao Occidental upang makahanap ng trabaho para sa kanyang pamilya. Naikwento rin ng ama ni Sheila kung paano pinapahirapan na ang kanyang anak bago pa man ito pinatay. Also, sa kustugid na oras, mga na itrabaho nila para sa ilang amo kung sa isugo. Suguon din na sila panahon sa oras na gigamit nila ang oras para sa ilang amo. Kasagaran sa mga katabang sir, ang ilahang paggamit sa ilahang oras, paglabas sa ilahang sinina, kanang sobra na pud sa oras nga gigamit nila sa ilahang amo. Di maglaba ang ako ang anak, gabi na sir. Gabi na. So, dili siya makalaba o ano? Wala pud may kabalo sir, basta ang paglaba niya atong panahuna, gabi na. Karong kadili ba niya mabulad sa init kay gabi man? Ibutang niya sa planggana ang katong iyahang linabhan. Okay. Wala ni sila washing machine? Huwa po po kabalo sir. Basta ka na, mo manay report, lisog ng kaayo mo, himo-himo lang ta istorya sir. May istorya ni sila? Sumala sa istorya ni sila sa amin. Oh, sige. So naasan, ibutang sa planggana? Planggana ba to? Oh, planggana sir. Oh, tapos? Karon kay pagmata ni sila sa buntag, kay gibutang niya dito sa kuan sa gawa siguro ang iyahang pantalon, itong mga linabhan niya. Pagtanaw niya nga, buslot-buslot naman ang iyahang mga pantalon sa katong yung gilabhan? Oo, itong gilabhan niya. Kay gibutangan, gibubuan o gibutangan o prunin sa kuan sa tulang ang iyahang sinasabi. Hindi masamta ng buto. Kuan naman, kaning
gibubua naman niya upo ang chlorine. Chlorine ang iyang sinina. Na, nagtawag po siya sa amung asal. Pagtawag niya sa amung nga, mali na hitam, ako na dyan ang giingan nga, muhawa na dyan ka. Kay sa sunod anak, basig na ako'y lahi na noon. Dagdag pa nito na nais na sanang umuwi ni Sheila sa kanilang probinsya upang doon na lang maghanap ng trabaho na malapit sa kanyang pamilya. Ngunit pinigilan daw umano ito ng kanyang amo bago pa man nangyari ang insidente. Napag-alaman na salat sa kahirapan at wala ring sapat na pera para mabigyan ng disenteng libing si Sheila. Kaugnay nito, agad ang lusad ang brigadahan ang Brigada Davao kung saan nakalikom ng 20,000 pesos na pera na agad naman namin ibinigay sa pamilyang lagsaway. Kanan namin ako karon sa direo sa tibok. Sa tibok brigada daghan kayong salamat sa inyong pagtabang sa amo kaunta. Labay mas mukho. Pili pa unta. Last karon yung pagtabang na hantod. Hantun unta sa sundagan makatabang pami pamu sa amu a para makaputam o hususan daghan kay salamat sa aning dako nga kantidad nga among gidawat karon sa pamilya lagsaway. Isa salamat kay sa inyo ha, wala itinay ka so salamat jud kaayo makauli na ni sila ron man makuha na siya dito kung basa gyud siya ipabahulay sa hangtod sa hangtod sa hangtod. Matatandaan na si Shelahan ay lagsaway ang bangkay na nasa trolley na hinihila ng matandang babae na walang awang pinatay ito. Kamakailan lang na inamin ng senior citizen na ang ginawang karumaldumal na krimen ang pagpatay kay Sheila. Gayunpaman, hustisya pa rin ang sigaw ng pamilya at kaanak ng biktima na buong hiniling sa pulisya na palalimin pa ang imbestigasyon para makamit ang tamang hustisya. Mula dito sa Davao City, ako si Brigada Justin Rose Pabi in the heart of changing lives. Pagiging katulong ay katuwang sa lahat ng mga gawaing bahay na kanilang amo. Kaya nga natin sila tinatawag na katulong dahil nandyan sila para tumulong upang mapagaan ang mga kailangang trabahuin sa loob ng isang tahanan. Ngunit, tao rin sila, napapagod, hindi perpekto at nagkakamali, na nagsasakripisyo sila at mas pinili nilang magsilbi sa ibang pamilya kaysa sa pagsilbihan at alagaan ang sarili nitong mga anak. Naway naging inspirasyon ang kwento ni Sheila upang mas lalo pa nating ipaglaban ang karapatan ng mga kasambahay. At para naman sa mga amo, naway magsilbi itong babala at paalala para tratuhin natin ang tama at ating respetuhin ang mga taong nagsisilbi sa atin. Maraming salamat sa ating Brigada Team mula sa Davao City. Samantala ho, ang Brigadahan 1 Tahanan kasama ang Kabrigada Foundation Incorporated ay nagbukas ng bank account para ihatid ang inyong mga tulong. Para sa cash donations, maaari po kayong magdeposito sa security bank account number na naka-flash sa inyong mga TV screens. Para naman sa in-kind donations, ipadala ang mga ito sa Brigada Complex na matatagpuan sa NLSA Road, Barangay San Isidro, General Santos City. Mga kabrigada, wag po kayong aalis dahil sa ating pagbabalik, lolo na hindi na makalakad. Natulungan ng Brigada Palawan. Magbabalik pa ho ang Brigadahan 1 Tahanan. Mga kabrigada, ngayong hapon, tunghayan natin ang nakakaawang sitwasyon ng isang matandang pinapahirapan ng kanyang sakit dahilan kaya hindi na ito makapaglakad. Narito, panoorin po nating lahat. Emosyonal nang humingi ng tulong si Tatay Alejandro Bituliro na makausap ng Brigada News FM sa kanyang tahanan sa Barangay San Jose dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Sana po, mawa mo sa estasyon. Wala ko pa mag-anak dito. Gusto ba kong mabuhay? Diba? Noon, gusto ko mauwi. Di ba kong makakauwi?
Hirap ang buhay, sir. Kung may maging makatulong sa akin hanggang napagkain, okay lang ito. Hanggang magaling ako. Kung mayroon makatulong, kung wala, habis, okay pa rin. Maghanap natin ibang pamaraan. Ayon sa kanyang kwento, diniklara ng doktor na meron itong TB na kung saan naapektuhan ang kanyang katawan hanggang sa ito'y hindi na makapaglakad. Isiwan ko gamot sa doktor, yung TB raw, pero wala mo ko TB. Ah, yung finding sa'yo, TB? TB raw. Sabi niya, papunta pala ng TB sa Lubungon. Hirapan mo ko, sir. Mag-inom sa gamot nga, 3 times a day. Kanya, palagi may wala yung pagkain. Walang ulam. Matapang gamot. Mahina ako, mas lalo ko nga, hindi ko makalakad. So ngayon, hindi ka na nakapagtrabaho? Ay, hindi na po. Ayon naman kay Dora Rizalado, ang kasalukuyang kinakasama ni Tatay Alejandro, sobrang hirap talaga ng kanyang kalagayan ngayon dahil kung hindi ito magsisikap na maglabada, eh wala itong makakain. Ganda po. Wala po ka na sa'yo. Wala po ka sa'yo hanap buhay. Paano yung pagkain nyo? Ako rin po. Naghanap kayo po kasi labandira. So nakikilaba ka para lang po may pangkain kayo? Opo. Paano yan? Yung pagkain nyo kagaya ngayon? Ano, paano pagkain nyo po? Wala po kami ng ano. Nabuhay kasi ano namin dito. Parang na lang niya, walang pera. Pag walang pera, di wala rin. Wala rin po. Pero sa ngayon, may bigas kayo ngayon? Meron po. Meron din. Kunti-kunti na siya sa aking namin. Yung siya magkain ng matigas, gusto niya lugaw. Anong gusto sabihin po? Tulungan po kami. Hinap po kami ngayon. Napakasawang trabaho. Wala na pong gawin namin din sa bahay. Hindi ba ako makalis-alis? Nirap po kasi ngayon. Okay. So ikaw ma'am, willing ka kung halimbawa magpalabas sa'yo, mas okay sa'yo kasi parang may pagkulang ka ng trabaho. Opo. Amin ding nakita ang maliit na kaldero na pinagsasaingan na kung titignan ay pang isang tao lamang ang pwede makakain dito. Pero ito ang kailang pinaghahatian para lamang punan ang kalam ng sikmura. Kaya agad namang naibigay ng Brigada News FM ang manalikom na tulong mula sa tagapakinig para sa ating programang Brigadahan, One Tahanan. Okay, kasabay nung panawagan ni Tatay mga kabrigada, ito rin po yung munting tulong na naipon po natin sa pamagitan po ng mga donation through Chicas. Tatay, pang bilhin nyo lang ng gamot or pagkain nyo po, sana makatulong po itong munting tulong po na binigay ng mga tagapakinig ng Brigada after po namin kayo mapanawagan. Tay, abot ko po ito, Tay, kung ano po, anong gusto mong sabihin sa mga kabrigada nating nagtulong po sa inyo. Maraming salamat po, mga kabrigada sa buong Pirto. Nangawa pa ka namin, meron kayo kawa sa akin. Salamat kayo, sir. Diyo mo. Opo. Ma'am, nagbibigyan mo ako tulong nga parang makabili-bili ako ulam, tibigas. Thank you kayo, sir. Diyo mo. Opo. No. Huwag maura, sir. Sige po, Tay. Sige. So, maraming salamat mga kabrigada. Inabot na po natin kinatay, Tatay, yung inyong tulong. Di bali po, kung gusto pa magbigay kay Tatay, anytime, babalik ka natin si Tatay dito para matulungan po siya. So, maraming salamat po sa inyong tulong mga kabrigada para po sa ating Brigadahan One Tahanan. Lubos naman ang pasasalamat ni Mary Grace na siyang isang concern na una nagpaabot sa brigada sa kalagayan ni Tatay Alejandro. Okay, mga kabrigada, si Ma'am po yung actually nagparati sa atin ng information about sa panawagan ni Tatay. So malaki bagay din po yung ginawa ni Ma'am para magpaabot sa atin. Bakit niyo po naisipan na ipaabot sa amin yung kalagayan po ni Tatay, Ma'am? Ano po kasi, nakikita ko po sa sistema ng buhay nila. Wala din po kasi, hindi po siya makatrabaho dahil po sa kanyang karamdaman. Opo. Tapos, yun, kinausap po siya kung gusto mo po mag-ano tayo sa social media. Ayun po, naisipan po kita
text. Mm-hmm. Kaya po naawa din po talaga ako sa sitwasyon nila. Nakikita ko rin po sa social media na marami po kayong natutulungan. Mm-hmm. Po. Mm-hmm. Kaya naisipan ko po talaga na kayo ang unang-unang kontakin. Okay, thank you rin po sa pagtitiwala sa brigada. So, initially, may naabutan kami kay tatay, pero alay ko hindi pa yung talaga sapat, ano? So, pero na kami magpaabot pa, eh, malaking bagay. Pero ikaw, ma'am, ang susi kung bakit sila nabigyan pa ng tulong. Opo, maraming salamat po sa nabigay ng tulong, tatay. Sana marami pa po kayong matulungan. Thank you, ma'am. Bagamat bakas pa rin ang hirap sa kalagayan nila, pero ramdam natin ang tuwa nito sa munting tulong na ibinigay sa kanila. Mula dito sa Brigada News FM Palawan, ako si Brigada Jomong Estares in the heart of changing lives. Bago po tayo magpaalam, gusto po namin batiin ang lahat ng Brigadahan ng Tahanan Volunteers na nagsiselebrate na kanilang birthdays today. July 12, 2023, happy happy birthday kay Alberto de los Reyes at kay Yolanda Cabriana. Mula ho dito sa Brigadahan ng Tahanan, happy happy birthday! Maraming salamat sa inyong pagtutok sa ating programa ngayong araw ng Miyerkules. Asahan niyo po ang tuloy-tuloy na pamimigay ng inspirasyon at mga kwento ng buhay na punong-puno ng pag-asa. Makakasama niyo po ako tuwing hapon mula alas 5:30 hanggang alas 6 para tunghayan ang kabayanihan ng bawat kabrigada natin mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa muli po ako si Hannah Perez, in the heart of changing lives. Ito pa rin ho, ang Brigadahan, One Tahanan.